ano yung muna ng dulo ng mga nangyayari ng panahon na yon. Within 30 years, walang nangyari. Puro pahirap ang nangyayari dito sa bansa natin to. Patutulan. Kaya ako nakasakit talaga. Maski yung mga ano yan, mga putang yan, tagayupin na yan. Nandito po kami ngayon sa siyudad, papunta po kami St. Joseph para magkali survey sa presidente nila at saka vice president. Pag undecided, ako po yun, baka ako yung manalo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at saka i-share niyo rin ang video namin. Salamat po. Kung election po ngayon, sino po ang presidente at saka vice president na ipupunta? Siyempre yung number one dyan. Number one. Hindi ko na inano dyan. Talagang... Kasi ang nangunguna po sa kali survey namin, si Bongbong. Hindi kayo Bongbong kayo. Siyempre. Yan, Bongbong. Sa vice president. Siyempre, ano, si Duterte. Ayan. Bongbong. Baka kung may gusto kayong sabihin kung bakit si Bongbong. Alam mo. Yan ang gusto ko. Marami yan. Na ako noon. Noong panahon na yun, 1980. Kalis na ako. Nag-aral ako sa Akwan. Nag-aaral ako dito sa Sekula, pero yung ora, yung time na yon, yung time na yon, nakikita ko anong nangyayari dito sa Metro Manila. Tapos, alam ko na si, ano no, si Marcos noon, lahat ng mga ano niya is maganda. Palak, kasi alam mo na. Oo, maganda talaga. Alam mo kung ano lang ang against sa kanya, mga aktivista. Yung mga aktivista, so sumasama yung mga ano, yung mga nasa leftist. Sila ang nagrarally. Pero sa totoo lang, magandang buhay noon, tahimik at saka ano, yung walang ano, walang masyadong krimen. Sa totoo lang ha. Sa totoo lang. Kaya ako na ngayon po sir, malalaman na nila kasi ako rin hindi ko rin po alam yung mga kaya alam na alam ko eh. Kasi pero sa totoo lang, talaga nag-monitor ako noon, hindi ako sumasama sa rally. Pati hindi talaga ang rally noon. Kasi maraming against. Batayan pa noon. Ha? Batayan pa. Ay, batayan talaga. Oo. Kasi malapit lang sa eskwela namin, malapit lang dyan sa Mendola eh. Panahon na yun. At saka, noong panahon na yun, noong panahon ni Marco, all over in Asia, pinakamalakas na pwersa ng military noon. Kaya, ha? Ito, totoo ito. Walang makakagalaw ng Pilipinas noon. Yung mga pangano ng gera ng Katipunayka, walang makakapantay ng Pilipinas, ng Peruan dito. Kasi, nung panahon na yun, marami na tayong panggera noon. Mga missile, meron na tayo. Mga submarine, mga tanke. Kompleto. Kompleto na yun. Pero yung dito sa China noon, wala pa yan. Kaya, before ni Marcos nung People Revolution, kumalit si Cory, di ba? Kumalit si Cory. So, nag-start ng ng China dito sa West Philippines. Kaya alam na alam ko yan. Doon nag-start. Takot ng China ang Pilipinas noon. Doon nag-start hanggang kay Pinoy. So, after that, so, in 30 years, walang nangyari sa buhay ng Pilipinas. Kasi hindi naman ako dito nagtrabaho eh. Kaya alam na alam ko. Oh, kung naitutuloy lang yung panahon lang na yon, kung si Duterte lang ano, napakagandang buhay natin. Katutulang. Oo, kaya alam na alam ko na nun eh. Yung panahon na yun eh, yung kalakasan pa ng fraternity noon. Alam ko ba, family na. Ang daming namamatay niya. Yan, marami po kayo natutunan kay sir. Kaya, sa mga kayong mga kabataan, yun. Kayong ka mga kabataan, pag-aralan nyo, ano nyo muna ng dulo ng mga nangyayari ng panahon na yun. Within 30 years, walang nangyari. Puro pahirap ang nangyayari dito sa bansa natin to. Patutulan. Kaya ako nakasakit talaga. Maski yung mga ano yan, mga putang yan, tagayupin na yan. Wala yan. Hindi ako maniwala mga yan dahil nag-aaral sila yupin. Yan, matatalino sila pero hindi ginagamit yung katalinuhan. After that, kapag graduate na sila, tanga, nagiging aktivista sila, against nila sa government. Oh, kung gusto nila, pumunta sila sa North Korea.
para makita nila po anong buhay doon. Kasi saksi po talaga, alam po ang buhay doon. Ha? Yan sa North Korea, talagang komunista yan. Sabihin ko sa'yo, dalawang ilaw na bumbila lang bibigay ko isang-isang bahay. At saka wala kang bahay, wala kang ari-arian doon. Lahat ng gobyerno, ng ano siya lang nagpuprebe ng kwan. Pero pinagtrabaho ka maghapon, pagkain lang bibigay sa'yo. Kaya lahat ng mga tao doon, puro payat. Salamat po, sir. Sa ano namin, sa natutunan namin. Hindi ako nagbubuhat ng bangko, ha? Kaya, kung maaari lang, kung tama lang yung sabi niya na ano, pagkatapos yan, gaganda yung buhay. Ha? Kung binuhay lang yung nuclear plant, ha? Sabihin ko sa'yo, maganda sana ang buhay natin. Baka libre pa ng ano, ng electric at saka tubig. Alam niyo lang yung mga oligarch na yan. Nung panahon na yun, ha? Number one tayo, kinita lang nga tayo ng buong Asia. Yung China, yung Vietnam, yung Thailand, wala yan. Wala yan nung araw. Number one pa rin ang Pilipinas nung araw na yan. Kasi yung mga yan, dati nag-aaral sila dito sa Pilipinas, mga Thailand. Tayo pa yung dinadayo na. Oh, tayo yung dinadayo. Ngayon, ang pagkain natin ngayon, asahan? So nagsusuporta yung pagkain natin, Vietnam, Thailand, kung wala yan, wala tayong kakain. Thank you po, sir. Basta number one lang ako dyan. Kayo po. Sino pong presidente nyo at saka vice president? Yun, marami ka nang natutok. Siguro kung ano, hindi kasi, ako kasi, syempre, plataforma muna yan. Handa muna nila plataforma nila. Kung siguro kung kailangan natin ng presidente sa Pilipinas na magsosolve nitong pandemic, motherly, Lenny. Pero kung, as sinabi ni sir, kasi kami, alam ko na lahat ito. To be honest, ha? Alam ko na lahat ng dalawa lang yan na maglalaban. Ha? Ayoko doon sa apat. Dalawa lang yan. Either Bongbong at saka Lenny lang yan. Alam nyo? Alam nyo? Undecided pa kayo. Undecided pa ako, syempre, plataforma. Kasi, to be honest, family ko, Bongbong talaga. Simula sa Paul, Bongbong kami. Nakasuporta yan. Nung pumunta si Bongbong sa province namin, andun saan kami. Na? Talagang magandang buhay nun. Maraming may gatas, may asukal, may pero mga si kutripan. Pero yun, undecided pa kayo. Sa plataforma lang. Pero sa vice president, wala akong masasabi. Wala akong, ano, sabihin natin, pwedeng si Sarah, pwedeng si ano, pero... Undecided din. Undecided pa rin talaga. Pero ako, kung gusto natin ng umaon ng Pilipinas, tama si sir, Bongbong. Gusto ko talaga, lahat ng Pilipino, magiging maganda ang buhay. Yan, dalawa. Hindi lang mga... Pero, alam ko na ang ano ni mga ito. Kasi nagmumonitor ako lagi, maski nasa ibang ano ako eh. Ito, alam ko na. Alam ko lahat ito. Alam ko mga ano niyan. Ito, yung kaibigan niya. Ito, nakita ko, nandiyan siya, Netherlands. Nakita ko yan. Sino po bang kaibigan niya? Ha? Hindi mo alam ang kaibigan niya? Hindi po. Ito, hindi mo alam ang kaibigan niya? Ha? Hindi po eh. Ito, nandiyan siya, Netherlands yan. Matagal na nagtatago yan. Nakita ko na yan, yung kaibigan niya. Nandun lang, kuya-kuya-kuya na, pasyak-syak lang sa bar. Yun, thank you po. Alam ko yan. Kayo po, ma'am. May napili na po kayo presidente o vice president. Sino pa? Yun na lang. Yan na rin. Ano kasi yan eh. Kung titi na lang. Maski sinong pupunta dito. Ayan, yan na lang. Vice president po. Sarah. Ayan. Bongbong tsaka Sarah din. No question. Parang maliwanag. Parang maliwanag lang kayo. Ilang? 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 BBM din Sarah na. Maliwanag lang kayo. Ako magpapaliwanag. Maganda kasi yung ano, maganda kasi talaga pinapakita ni BBM. Siguro sa lahat ng workers ako, BBM talaga. Kasi gusto ko bumaba lahat eh, gusto ko ano. Taas ang kuryente natin, taas ang lahat. Hindi, pagdating niyan, kuryente. Kaya tinitira nila yung mga oligarch dahil yung mga tubig at saka sa Meralco, ginagatasan tayo. Ha? I have a share. Sa totoo lang, ang binabayaran kong kuryente, may 10,000 sa buwan. Ah, eh kung mayroon yung Newton plant na yan, kung binuhay nila yan, ang kuryente ko lang, 500. Maximum. Siguro 2,000 naman. 1,000, ha? Mga 2,000 siguro. Hindi! Kasi mura lang eh. Sabihin ko sa'yo, sa Vietnam, isang Newton plant.
Kaya magandang ano nila dyan. Kaya musbong ng ano, italabi nila dyan. Talo tayo, wala tayong panama ngayon dyan. Thank you po. Salamat po. Alam na alam po niyan. Ano bagong ano po? Ang eleksyon po ngayon, sino po ang presidente ibubuto niyo at saka vice president? Ah, wala kayo. Undecided, sir. Pati sir sa vice president, sir. Kayo po, sir. Wala pa. Wala pa rin ang undecided, sir. Thank you po. Question po ngayon, sir. Sino po presidente yung ibuboto at saka vice president? Bongbong Marcos. Sa vice president po? Sara. Bongbong at saka Sara. Okay, sir. Oh, Lenny. Lenny, yan. Lenny. Sa vice president po? Lenny. Vice President? Kiko. Sana all. Yan. Kiko. Saka Lenny. Ako. Yan. Ito. Bongbong. Sa Vice President po? Vice President. Si... Dito Soto. Dito Soto. Bongbong. Saka Dito Soto. Alin! Pumupunta ka pa ba? Ay, sir. Siyempre naman. Hindi na tinatanggap yung pumunta. Pacquiao. Pacquiao, yun. Dito Soto. Dito Soto. Pacquiao, tsaka si Dito Soto. Lenny. Tsaka... Isko. Ayan, Lenny, tsaka Isko si Sir. Isko. Ay, diba? Kiko. Kiko pala. Lenny, tsaka Kiko. Baka po may gusto kayong sabihin kung bakit si Bongbong ang gusto niyo maging presidente. Ayun nga sir, baka po may gusto kayong sabihin kung bakit si Bongbong ang gusto niyo maging presidente. Pogi. Ayun, pogi daw. Yan, thank you po. Kung election po ngayon ma'am, sino po presidente at saka vice president ang ibuboto niyo? Presidente? Ako at saka vice president. Bongbong. Sa vice president po ma'am? Si... Willie Ong. Yan, Bongbong saka Willie Ong. Kayo po, ma'am. First! Undecided pa kayo? Oo, yan. Undecided. Akong pinili niyo, ma'am. Kasi baka may mag-grade. Pag undecided, ma'am, ako po yung bubot niyo. Baka sa susunod na eleksyon, ako na po yung natawag kong presidente. Oo ba? Ito na lang ba sino po presidente ang buboto niyo sa vice president? Lenny. Sa vice president po. Ah, Isko. O yan, sana all. Lenny. Hey, sir. Ay, ma. Kiko pala. Lamang po si Bongbong at si Sara. Hey, sir. Ha? Lenny din. Lenny din sa Kiko. Dahil Bicolana daw sila. Bicolana. Eleksyon po ngayon, sino pong presidente at saka vice president ang ibuboto niyo? Si Bongbong. Bongbong. Sa vice president po? Si ano? Si Sara. Sara, Bongbong at saka Sara. Hey sir. Undecided pa kaya undecided. Kasi sa vice president sir? Undecided. Okay, sir. Bongbong tsaka Vice Sara. Bongbong tsaka Sara. Okay, sir. Bumoto na ba kayo? Ay, di pa. Bata pa po. Bata pa. Ayan, bata pa daw siya. Hindi pa siya bumoboto. May ganas pa yan sa inong. Kung election po ngayon, ma'am, sino po presidente at saka vice president ang ibuboto niyo? Ba? Robredo. Lenny Robredo. Sa Vice President po, ma'am. Ang pangalan ng pick mo? Undecided pa. Wala pa. Undecided pa sa bahay. Hey, sir. Presidente po at saka Vice President. Pupoto ko. Wala pa. Ibong po. Sa Vice President po. Vice President. I'll go for a manapang. Sara. Bongbong Sara. Baka po may gusto kayong sabihin kung bakit si Bongbong sa Sara. Ako personally po yan, kasi nagtrabaho ako sa Comelec 2007. Since then, hindi na talaga ako bumoboto. Para sa akin kasi, much better siguro maging
province tayo ng America or even ng China. Kasi for the last how many decades, wala naman nangyayari even if kung sino man naging presidente natin. And I personally saw yung corruption even dun sa pinakamababa. I became an SK chairman before 2006 sa province. I know how it works. Sorry. Thank you po. More power, guys. Thank you po. Hey, sir. Baka po may napili na kayong presidente at vice president. Lenny, tsaka? Ano po yung anak? Ano po ba yung isa? Undecided yung ano. Lenny daw. Ayun po ma'am, baka may napili na kayong presidente natin ma'am. BBM. Sa vice president po. 170. Willie Ong. Willie Ong. BBM tsaka Willie Ong. Thank you po. Survey lang po. Yan, kung election po ngayon, sino pong presidente at vice president ang ibubota niya? Oh, ito daw. Yan. Kaya mo na sa'yo. Sana ulit, hindi. Hindi yan. Ayun ako po, si Sara. Sara, vice president. Ang presidente po? Bombo. Sara. Sara Bombo din. Sara Bombo. Okay, sir. Ganun din eh. Wala nang pakipilihan yan eh. Oh yeah, Sara Bongbong din daw. Wala nang tayo sa lugaw. Sa lang may laman. Yun. Okay, sir. Yan? Opo, sino presidente nyo? Saka vice president. Eto ako. Ayan, Sara Bongbong. Yan ang totoo ba? Disqualified Sara Bongbong. Yung natin. Totoo ba yun? Disqualified ba yan? Si... BBM. Disqualified ba talaga yun? Totoo ba? Hindi naman siguro eh. Kailangan mapatunayan muna nila. Kung... Paano kung wala tayo wala sa balota pag nasa presidente na tayo, boboto ka? Yun lang, hindi natin alam kung sino papalit. Eto na. Siguro naman may mga party list yan na papalit. Hindi, hindi ko sabihin ako, wala ka sa balota eh. Ang dami talong kailangan na-restrate ko. Pagka wala sa balota, hindi wala. Ayun, yan, baka kung may gusto kayo sabihin ko bakit si BBM at Sara. Puro kayo BBM. Wala. BBM tsaka Sara daw. Yeah, kung election po ngayon sir, sino pong presidente at vice president ang bubuna? BBM sa vice president po. BBM Sara. Ay sir. BBM tsaka Sara. BBM Sara din. Yan, dalawa. Ay sir. Presidential election po, sino pong presidente niya at vice president? Bongbong tsaka Sara. Wala kayong butante. Yun, hindi daw butante. Salamat po. Kung election po ngayon, sino po presidente yung buboto nyo at saka vice BBM. President? Yeah, BBM. Sa vice president po? Sara. Yeah, kay ma'am? Sulit. Pareho lang. Sulit. Yeah, baka po may gusto kayong sabihin kung bakit si BBM at saka si Sara ang gusto nyo maging presidente at saka vice president. Balik naman natin sa dati. Gusto ko dati. Yan, balik daw nila sa dati. Mas okay daw yun daw. Ang tanong, butante na po ba kayo? Kung sino pong presidente at saka vice president ang ibubota niyo? Vice president mo? Siyempre si Tito Soto. Yeah, Tito Soto daw, saka Bongbong. Kayo ma'am, butante na ba kayo? Hindi pa siya. Ha? Hindi pa. Hindi pa. Dapat magparegister na kayo, kaya. Kung election po kayo, sino pong presidente at saka vice president? Presidente at saka vice president. Kailan kayo sa ano mo? Sara sa vice president. Sa presidente, sir? Bongbong. Yan, Bongbong at saka Sara. Kayo, ma'am? Gaya din sa kanya. Gaya din sa kanya. Bongbong at saka Sara din. Baka po may gusto kayong sabihin kung bakit si Bongbong at saka si Sara, sir? Marami daw silang nagawa. Magulang pa niya eh. Saka naano ko naman yung martial law eh. Nandiyan na ako. Nagutom ba to? Pero maganda talaga kasi walang ano eh.
walang lukuloko masyado tao ng tao. Thank you po. Kung eleksyon po ngayon, sino po mabuboto yung presidente at vice president? Bongbong sa vice president po. Bongbong Sara. Hey sir, baka butang ka na kayo sir. Thank you po. Hey ma'am, baka po ma'am may ano na po kayo, may napili ng presidente ma'am. Wala pa, wala po ma'am. Kung eleksyon po ngayon ma'am, sino pong presidente at saka vice president ang iboboto nyo? Presidente po at saka vice president, sino pong iboboto nyo kung eleksyon po ngayon? Ito po yung mga tatakbo. Siyempre si Bongbong. Ayan, si Bongbong si ma'am. Siyempre. Hindi siya naman kami. Hindi bumbong rin kayo. Vice President po. Sara, Kiko, Dito Soto, Billy Ong, Dito at Chensa. Sara. Sara. Kayo ma'am. Sige, pare-pares na lang. Ah, pare-pares na lang daw. Baka po may gusto kayo sabihin kung bakit si Bongbong at si Sara ma'am. Para malaman po ng ano, mga publiko kung bakit si Bongbong at si Sara ang gusto niyo maging presidente. Ha? Makikita kami dyan? Makikita po kayo ma'am. Ito po ma'am, oh, YouTube channel namin. Search nyo lang po ito. Baka po bukas mag-viral na kayo. Thank you po. Kung eleksyon po ngayon, sino pong presidente at vice president na iboboto niyo? Actually, I will choose Lenny Robredo. Lenny, yeah. Sa vice president po? Sa vice president, nagdadalawang isip pa ako kay Kiko, pati kay Kiko. Na-decided pa kayo sa alamay. Lenny. Saka? Undecided. Baka po may gusto kayong sabihin kung bakit si Lenny ang gusto niyo maging presidente. Siya yung pinakamaayos sa lahat ng tatang ko. I mean, hindi ko siya nakitaan ng bad record. Sobrang malinis yung ginagawa niya for our country. Pati yung highest COA rating audit. Siya yung may ganun sa office niya. Unlike sa other offices, sa senator, sa president. Hindi nila nakukuha yun. So, I think she's the best choice we have. Yeah, thank you po. Hey sir, baka po natin na kay sir. Hindi pa.